morning, no? Napapaisip lang ako dito kay... Di ba, pagka kumakandidato kang... Baba, congressman, senador, mayor, dapat ang pag magpapayad ka ng COC, kailangan truthful, very truthful ka, very, baga, parang makatotohanan yung iyaano mo dahil sa... ikaw ay supposed to be tagagawa ng batas. So, dapat hindi ka lumalabag sa batas dahil tagagawa ka ng batas eh. Parang pag gumawa ka ng batas, tapos lumalabag ka sa batas, parang di maganda, di ba? Napapaisip lang ako, ano kaya ang inilagay ni Rapi Tulpo, ni idol nila na doon sa kanyang form? Kung sino ba ang kanyang legit na asawa, nilagay ba dyan nyo yung ito bang si Ma'am Julie na nagki-claim na ang kanilang kasal until now ay valid, o ito si Congresswoman na Jocelyn Pua na dalawang beses niyang pinakasalan, no? Medyo lamang si Miss Jocelyn kasi dalawang beses. tinatanong ko lang, ha, nilagay ba niya yung mga anak niya doon, kung lahat ng anak niya, yung anak niya kay Ma'am Julie, yung anak niya kay mga mama congresswoman, at saka yung anak niya doon sa Ana Lizelle. Hindi dapat tinitingnan din lang ano eh, ng COMELEC eh, di ba? Kasi pag doon pa lang sa form na application mo, di ba, pag nag-a-apply ka ng trabaho, kailangan na pagka tinitingnan niya ng mga yung kunyari sa HR, tapos oh, ito saan ka nakatira, anong pangalan, ikaw ba yan? At meron pa ako isang hindi ba si Mr. Rapi Tulpo ay naging American citizen o dual citizen, no? Eh siguro naman dininounce niya yung pagiging American citizen niya kasi hindi siya makakandidato. So punto ko rito, nung panahon salita siya ng salita ng mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang mahirap, pero nung mahirap dito sa ano, nagpunta siya sa Amerika at i-denounce niya yung pagiging Pilipino niya. Eh, makabayan ba eh, ganun? Natatawa talaga ako sa Mr. Rapi Tulpo. Paano ka naging makabayan? Eh, nung naghihirap yung bayan mo, umalis ka. Nagpunta ka sa Amerika. Diba? Yung mga ganun. Nagtatanong lang ako, ano ba ang nakalagay sa... Eh, sa bagay... Ewan ko kung may karapatan tayong tingnan yung kanyang form o ano, ha. Pero siyempre bilang isang aspiring candidate for senator, kailangan lahat na sasabihin mo dyan ay makatotohanan, no? At pagka hindi makatotohanan yung ilalagay mo dyan, edi siyempre hindi ka rin magiging makatotohanan sa magiging trabaho mo. Halimbawa, nag-apply ako ng trabaho. Ako ang ina-applyan ko ay mekaniko. Sasabihin ko ay experience ko po ay 10 taon na, pero actually baka isang taon lang, medyo may magkakaproblema ako doon dahil hindi ako magiging magaling na mekaniko, pero ang ini-expect nung pagtatrabahoan ko ay ako ay magaling, no? Kaya nga sinasabi ko dito, ano ba ang nakalagay sa kanyang application sa pagiging senador? Siyempre may nakalagay dyan wife, legal, parang gano'n, children, blah blah blah. Tanong ko lang, ano ba ang nakalagay doon? Nagtatanong lang ako, hindi ko inaano kasi siyempre alam mo, sa sobrang paghanga ako dito kay Rapi Tulpo, gusto ko maging sabi nga niya, perfectionist siya, diba? Baka naman pwede mo ipakita kung ano nakalagay dyan sa application form mo, kung sino yung legal wife. Kasi kung ang ilalagay mo dyan ay si Miss Congresswoman, eh siyempre may claim nga sa'yo na, may claim nga si Miss Julie na yung inyong kasal until now is valid. So magiging ano na naman yan, mali na naman yan. The same thing na yung ginawa mo dun sa pagdi-divorce mo sa Amerika dun sa kay Mrs. Julie Licop. Ayon sa kanya, eh dinivorce mo daw siya na hindi niya alam. Ginawa mo pa tatlo yung anak niya. Diba? Yung mga ganun lang kasi maliliit na bagay lang yan. Pero kasi kung nakakapagsinungaling ka sa maliliit na bagay,
Of course, pati sa malalaking bagay, makakapagsinungaling ka, which is, kasi kaya naman na inaano ko, kasi ikaw may sabi, perfectionist ka eh. Gusto mo pulido, di ba? O, kaya nga, in-scrutinize natin kung malay mo, maliwanagan kami na hindi ka talaga, ano, kumbaga, alam mo na yung intusyon na kung talagang malinis ka, kasi yun ang pinapapil mo sa buhay mo eh. Una, nung naghihirap kayo dito sa, nahirap dito sa Pilipinas, nagpunta ka sa Amerika at naging US citizen, US immigrant ka yata, which is para sa akin, hindi yung pagiging makabayan. Kasi nung tinakbuhan mo, and same thing, tinakbuhan mo, nung naghihirap, tinakbuhan mo, sabi ni Mrs. Likop, person, ay inabandon mo. The same thing na inabandon mo yung Pilipinas nung nagpunta ka sa Amerika. Parang ganon, mahilig kang mga abandon eh, tapos babalik-balikan mo. Ngayon, nandito ka sa Pilipinas, nung nagtatamasa ka ng kasaganaan, sasabihin mo, mahal mo na mahirap. Eh, ewan ko sa'yo, Mr. Rapitulpo. Nagtatanong lang ako, wala man ako masamang ibig sabihin doon.